Hindi ko masasabi kung pinagsisisihan nga niya yung kanyang nagawa dito sa kanya. Malingatan lang niya ng isang minuto yung anak ay hinahanap niya kaagad. Eh, kahit nga segundo, pinabayaan guys. Anong ginawa niya guys? Nagbakasyon sa Puerto Rico kasama daw yung boyfriend. And anong nangyari doon sa bata? 10 araw siya doon sa loob ng bahay. Oof. Yon, good day guys, dito po muli si Daddy Bean and maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel. So warning no, sa mga mahihina ang sikmura, mga maiinitin ang ulo, itong tatalakayin natin ngayon guys ay hindi ordinaryong kaso no, ng isang ina. Nung nakaraan ko to nakikita, laging pumapasok sa Facebook sa mga videos ko. Napakalaking kapabayaan. Kasi guys ito, bibigay ko sa inyo yung, ano, yung pinakang kwento nito. Ito yung isang ina, no, na pinabayaan yung kanyang baby. Baby guys, hindi ito bata na, hindi ito masasabing may isip na talaga. Toddler. Isipin niyo yun guys, 16-month-old na baby. Jaylin yata yung pangalan niya, no. Binigay naman nila yung tunay na pangalan. Jaylin na... Itong nanay niya si Cristel Candelario. Pinabayaan guys. Anong ginawa niya guys? Nagbakasyon sa Puerto Rico kasama daw yung boyfriend. And anong nangyari doon sa bata? 10 araw siya doon sa loob ng bahay. Kung ano-ano mga nangyari sa kanila doon, sa kanya doon. Merong mga sinasabi yung mga investigador, no, na itong bata daw ay kumakain na ng kanyang ano. Yun, alam niyo na yun. Ibig sabihin, hindi pa natin alam kung ano-ano pa yung mga naranasan ng bata. Ang sinabi ng investigador ay yung tungkol sa extreme dehydration, no? Kasi pag pinisil mo yung kanyang balat, hindi agad-agad bumabalik sa dating, ibig sabihin, tuyot na tuyot siya. No, yung nakikita natin sa picture, ipi-play ko ng konti yung video. Yung mga investigador dito, guys, makikita niyo sa kanila yung sobrang emotion na sobrang pagmamalasakit dun sa bata and pagdadalamhati sa nangyari sa kanya, no? Hindi kasi magagawa basta-basta ng isang nanay yung iiwanan mo yung anak mo ng ganong katagal. Yung isang normal na ina, malingatan lang niya ng isang minuto yung anak ay hinahanap niya kaagad. Eh, kahit nga segundo. Yung ibang halos ayaw padapuan sa langaw, no? Although hindi natin masasabi yung nasa isip talaga nito ni Cristel Candelario. Yun yung tunay niyang pangalan. Ito siya, oh. Yan. So dito, sa mga napanood ko na footage mula dun sa hearing, no? Makikita natin na parang hindi naman ganun kaseryoso yung kanyang pag-iyak. So marami ako nababasa sa comment guys, no, na dapat daw pagbayaran niya, kung kailangan patayin siya, ganyan ganyan. Hindi ko alam kung may death penalty dito sa lugar na to, pero ang sentensya sa kanya guys, no, ay life sentence. Yung mga kumakalat na video na may nakagapos na babae at parang i-apply sa kanya yung tinatawag na lethal injection, siguro napapanood niyo yun. Hindi po yun si Cristel Candelario, hindi siya yung nanay nitong batang ito. Dahil lang sentensya sa kanya guys ay life sentence lang. So fake news yun. Hindi siya sinentensya ng kamatayan. Ang sinentensya sa kanya ay life sentence. Ibig sabihin, habang buhay na pagkakabilanggo. Hindi ko masasabi kung pinagsisisihan nga niya yung kanyang nagawa dito sa kanya anak. Dahil may mga nagsasabi na pwedeng mayroon daw sakit sa pag-iisip ito si Cristel Candelario. So paano ang isang nanay iiwan niya ang kanyang anak ng ganun katagal? Ay masasabi natin na posibleng may sakit nga sa pag-iisip, kasi yun daw yung defense nitong si Cristel Candelario, no. Yung kanyang lawyer ang sinabi, meron siyang anxiety and depression. Pero hindi yun naging dahilan para ano, hindi yun umepekto para mapawalang sala siya sa
sa kanyang ginawa, no? And sigurado tayo na may neurological exam na ginawa dito kay Cristel Candelario, no? And posibleng hindi doon napatunayan na may sira siya sa ulo. And pag tiningnan nyo guys yung kanyang demeanor, may mga time na umiiyak siya dyan sa paglilitis na yan, pero bakit ganun? Parang pinipilit niyang ipatak yung luha niya. Yun ang isa sa mga nakikita ko lang dito, opinion ko lang yun, pero pakiramdam ko hindi siya ganun ka yung nagsisisi talaga. Hindi rin natin alam kung ano yung mga nakaraan nila, no? Nasaan yung tatay niya? Anong relationship, ano yung kamusta yung relationship niya sa mga kapamilya, sa mga biyena niya, kung paano nila itinatrato itong bata. Karaniwan kasi sa mga kaso na ganito guys, yung nagmamaltrato ng mga anak, may mga pagkakataon na may pinagsisimulan, no? Kagaya nung pagkagalit dun sa partner o dun sa asawa. May mga napapanood ako guys na yung mga asawa nila nasa abroad, then mayroon silang problema nung kanyang asawa, and ang pinagbubuntunan yung mga anak. Pero hindi pa rin makatarungan yung ginawa, o kung gagawin man natin yun. Halimbawa, tayo gagawin natin sa mga anak natin yun. Napakamali, walang kinalaman yung mga bata, no? Na pakiramdam mo ay matatauhan yung tao na sa ibang bansa. Ipapakita mo sa kanya na sasaktan mo yung mga anak niya. Pag hindi ka nakipagkasundo, sasaktan yung ganito. Hindi makatarungan yun. Bakit? Kasi kawawa yung bata. Walang kinalaman yung bata. Kasi may mga ganong kaso, kaya ako ito nababanggit. So may mga possibilities na ganun ang mga issues nito ni Cristel Candelario. Kaya niya nagawa dun sa bata yung ganong klaseng karumaldumal na gawain, no? Kasi dito, nung nasintensyahan siya ng life sentence, isa lang yung patunay dun. Posibleng nandun siya sa pag-iisip na tama. Ibig sabihin, sane. Nakakapag-isip siya ng maayos. Isa sa mga tanong ko noon, bago niya iniwan yung bata, ano yung condition ng bata? Ano yung mga nasa paligid ng bata? Yun yung mga nasa utak ko eh. Ano yung mga naranasan ng bata from day 1, day 2, and so on. And dito palang bata guys, nung nakita ng nanay niya, pagkatapos manggaling sa, pagkagaling niya sa bakasyon, no? Itinago pa niya ito ng halos isang araw. Binihisan pa niya, no? Ipinrepair pa niya, saka siya tumawag sa 911. And doon sa mga documentary na napanood ko, maririnig niyo yung pagkukulwari niya, no? Yung pagkukulwari niya na alam niyo yung worried siya, na nag-hysterical siya, na natagpuan niyang patay yung kanyang anak. Meron akong isang napanood na pelikula guys, pero iba naman sa nangyari dito kay Cristel. Okay, so yung movie na yun guys ay Indian movie, no? Hindi ko lang maalala yung pamagat, pero yung nanay niya kasi, no, ay nagpakamatay yata, dahil yung parang nagpakamatay siya. And toddler yung bata, ha. Pero yung tatay niya kasi wala dun sa lugar nila, nasa ibang bansa, no. And napabayaan yung bata, or walang nag-asikaso sa kanya sa loob ng bahay. Bari may second floor yung bahay nila, guys, no. So doon umikot yung istorya, and nakikita natin doon sa movie na yun kung ano talaga yung mismong masasabi natin na nangyayari sa mga toddlers sa tuwing naiiwan sa loob ng bahay. Ayun guys, na-research ko na, no, ang pamagat niya ay Pihu. P-I-H-U. Pihu. So yun yung pinakang title ng movie. Indian movie siya. Panoorin nyo guys. Okay, so balik tayo dito, no. And justice has been served naman para dito sa ano, sa bata na napabayaan, no. And yun, huwag niyo pababayaan yung mga anak niyo guys. Hangga't maaari may nag-aalaga sa kanila kung iiwan niyo. Maganda rin naman sa mga bata yung paminsan-minsan iniiwan
Or sabihin na natin, pwedeng aalis kayo araw-araw, may nag-aalaga sa kanya. Bakit? Kasi nasasanay sila, no? Na nawawala kayo sa kanilang paningin. Mahirap naman din kasi sa mga bata yung laging clingy, no? Laging nakakabit sa iyo, laging o may mga ganong bata no? Mas okay na paminsan-minsan iiwanan niyo or daily iiwanan niyo sa isang kapamilya or iiwanan niyo sa inyong asawa. Mahalaga 'yun sa sa bata para hindi siya ganong magkaroon ng tinatawag na separation anxiety. No, may 'yun kasi isang problema rin sa pag-iisip yun na nade-develop kung parating nakakling sa'yo o nakakabit sa'yo yung anak mo. Ibig sabihin, pag minsan, hindi natin namamalayan, ano may tawag din mamaya? Anong tawag din? Yung nasa, yung consciousness. Subconscious, yun. Pag minsan kasi nasa subconscious mind lang natin yun, na hindi, yung parang hindi natin namamalayan na natuturoan natin yung anak natin na laging nakakabit sa atin, no? So, may mga ganun na kailangan iwan-iwanan nyo rin yung anak ninyo, magpapaalam kayo sa kanila. Ang isang problema sa isang magulang, no, na may problema rin, ang ginagawa niya, tinatakasan niya yung anak niya. Huwag na huwag niyong tatakasan anak niyo, guys. Magkakaroon siya ng pakiramdam na betrayal o tinatraidor niyo siya. Lagi kayo magpaalam every time na alis kayo. Make sure lang na may nag-aalaga sa kanila. And itong nangyari kay Cristel Candelario ay isang malaking malaking lesson sa atin, no? Na although tingin ko hindi naman ito masasabi na yun lang yung kaso, no? Posibleng may mga iba pa na hindi lang natin nabalitaan. Hindi ito isolated case. May mga ganito rin sigurong kaso, pero ito kasi yung talagang nabalita ng todo. Sabi nga nila na sensationalized. And yun, good thing naman na nahuli, no, yung nanay and nasentensyahan. Oof!